And not that only, but who was also chosen of the churches to travel with us with this grace, which is administered by us to the glory of the same Lord, and declaration of your readiness. Avoiding this, that no man should blame us in this abundance, which is administered by us. Providing for honest things, not only in the sight of the Lord, but also in the sight of men. As we have sent with them our brother, whom we have oftentimes proved diligent in many things, but now much more diligent upon the great confidence which I have in you. Whether any do inquire of Titus, he is my partner and fellow helper concerning you, or our brethren be inquired of, they are the messengers of the churches and the glory of Christ. Bye-bye. Wherefore show ye to them and before the churches the proof of your love and of your boasting on your behalf. Let's pray, Lord. Ma'am, salamat sa inyong mga salita. Again, we pray na kayo po mga God bless at magtuturo sa amin. Nandali po ang puso't isipan, Panginoon. Isang topic, Panginoon, na very, something controversial. Hindi naman dapat. But ito po'y right into the heart of the Christians, Panginoon. Minsan, kaligtaan ng iba naman ay sobrang din naman sa ibang bagay. So, napaganda ng chapter, Panginoon. So, I pray na makita namin ang balance between giving and receiving, Panginoon, at pag-minister, Panginoon, at maging tapat din naman sa ganitong gawain, of course. So, I pray kayo pong malalati at magtuturo sa amin. Iatago niyo po sa inyong likuran. Kayo pong malalati. In Jesus' name, we pray. Amen. Okay, magandang hapon po sa lahat. Parang mahina, no? Check. Hello, yan. Okay lang ba dating? Magandang hapon po. Nantok ba kayo? Kumain ba kayo? Malungkot? Dito na kayo, ano? Kim, dito ka na lang. Kaya ba dyan? Brad, dito. Nagawa ka? Sige. Okay. So again, ang title po nito is, ano nilagay ko dyan? Giving as a proof of your love. Okay, giving. Alam niyo yung giving? Ano yung pagbibigay? Anong binibigay? Yung pag-aatala natin ngayong hapon. Amen? So kasi marami ka pwedeng bigay, di ba? Sakit ng ulo. Anong binigay mo sa nanay mo ngayon, Cedric, kanina? Yan. Sana, pag-ibig, yan. Saka pera, actually, pag-usapan natin yung hapon. Amen? So, napansin nyo, hindi tayo masyado nag-focus sa pera dito sa church, no? So, ganun sinatutunan ko rin kay Pastor. Pero may mga pagkakataon, eh, katulad niyan, di ba? Alam nyo naman, sinusuyod natin yung buong 1 Corinthians, 2 Corinthians na ngayon. So, madadaanan natin yung mga topic talaga sa Bible. So, at napaganda nitong chapter na to, pag natapos natin ngayong hapon, kumpleto siya. Kumpleto na siya actually sa pag-preach mo, giving, expository. Andito na lahat eh. So, hindi ko pa nga na-purpose yan sa aking mga Sunday morning sermon. Pero ito, at least, andito tayo ngayon Thursday. So, again, sa palagay nyo, paano tumatakbo ang ano, kahit anong organization? Sinong organization na sabihin nyo napaganda? Maunlad. Ha? World Health Organization. World Health Organization. Favorite ko yan, ha? Sino pa? DepEd. Come on, kahit ano. Isa-isay natin. Ikaw. Smart Company. Smart Communication. Ha? Ha? Tesla. DOH. DOH. Paborito ko rin. Ha? Department of DOA. O DA ba yun? DOA ba yun?
Ay, sinabi ka na, no? Diyan na. DFA. Ma'am. United Nations. UN. D-E-R. D-E-N-R. Okay, halahala pa rin nasa utak mo. Tama yan, na ano? Wala. Jollibee. Lahat, maisip nyo. SM. Public or private organization, company. Paano tumatakbo yan? Ha? Sabi nga nila, money makes the world go round. Di ba? Alam niyo yan? Hindi din totally totoo yun. Pero pag puro perang nasa utak mo, totoo sa iyo. Nagsabi kasi hindi yan ubre. Natindahin niyo ba yun kahit mga bata? Kaya sa bahay niyo, bakit kayo kumain? Paano kayo nakapag-aral? Naisip niyo ba yun? Ay, pastor. Ako binabayaran ng school, pastor. Sa scholar ako. Ganun pa rin, may pera. Saan ang gagaling yun? Okay ba? Magandang usapan, di ba? Practical, very practical. Pero hindi tayo takot pag-usapan to kasi hindi tayo dito masusubukan. Amen? Ibig sabihin, yung iba naman, sobrang plastic naman, sobrang, eh, pag-usapan yan, automatic na yun. Pero pinag-uusapan yun kasi nga, naabuso, at yung iba naman, hindi naman marunong. Okay? Yung iba mamaya, mga badaanan dyan eh. Yung iba, di mapagkatiwalaan. Magnanakaw, either di nagbibigay, kulang, late, o talagang di na. Iba, nagnanakaw pa. Amen? So, mapadaanan natin lahat yan. Kaya maganda usapan to. Ganda to pag Sunday, pero okay na rin sa atin. No? So, at least, na-follow nyo ba mga bata? Ba't na sabi yun? DNA, test the. Karamihan sa inyo, public sinabi nyo. Ha? Jollibee lang, ano. Sino mas magaling? Public o private institution? Yan, magandang tanong. Depende. Kung sino? Boss, di ba? Pero ano mas maganda? Public. hindi nyo kailangang mamili, actually. Kasi pare, depende nga yan eh. Ang maganda sa private, tasabihin ko na rin sa inyo, kasi yung basa nyo, public, private, para alam nyo, hindi kayo, ang galing talaga ng mayor natin. Praise the mayor. Pera ng tao yan eh. Okay? So para alam din natin kasi pera ang pinag-usapan natin, kamaya punta tayo sa church. Amen? O ganito yan. O sino mas maganda, depende nga ang pinag-usapan natin. Ang private, ang maganda sa private, pag-uusayan mo yung trabaho mo kasi pag wala, pag hindi ka maayos, doon, Jollibee, hindi, walang bibili sa'yo. Amen? Yun ang maganda doon. Eh, dapat nga ganun. Ganun talaga dapat ang pagpapatakbo ng mga ganyang institution. Kasi meron kang incentive ba? Hindi yan masama na pera. Yung pera kasi means lang yan ng pag-trade. Ginalingan ko yung nag-produce ako ng produkto maganda, lang naman di mo bayaran. Nakita niya, capitalism ang tawag dyan, di masama yan. So, bakit naman maganda yung ang maganda sa public? Ito, in a way, maganda, in a way, hindi. Ang maganda sa public, hindi nauubusan ng pondo. Kaya yung iba, gusto dyan, kaso inuabuso naman. Kasi kahit hindi mo galingan, ang pondo darating eh. Ang problema niyan, pag hindi maayos yung mga namumunuan, ano mangyayari? Nanakawin lang nila yun. Ang tawag dyan, commonwealth tax, okay? Kaya tayo, bigay tayo ng bigay dyan, dumaan ka dyan, nagpagas ka, bumili ka ng kahit ano, kumita ka, lagay-lagay sa gobyerno. Again, hindi masama kung nagagamit sa maayos. Okay? Tinuturo ba sa inyo sa school to? Sa amin, hindi tinuro din. Medyo lang. Kaya napaka-importante nitong topic. Sa bahay nyo, mag-aasawa yung basa nyo. Yung basa nyo, paligaw-ligaw na. May tabaho ka na ba? Yun ang tanong. Ba't ka nanliligaw? Gusto mo maging asawa yon? Oh, anong mabubuhay ba kayo? Marunong ka ba sa pera? Di ba? Pasok lahat yan kahit saan eh. Kaya, i-topic na rin natin sa church. Kasi talagang sa church, tas pasok din yan. So, nasa na ba ako? So, yun ang maganda sa gobyerno, automatic. Though hindi rin kasi nananakaw or
Iba naman sa gobyerno, minsan kung saan-saan na upunta yung pondo, depende sa mga mambabatas yan. Ng mga policy. So, naintindihan ba? So, importante yung pera kasi yan ang nagpapaandar. Pag walang pera, walang masyadong magagawa. Pero hindi rin lagi. Pero, unfortunately, sa panahon natin ngayon, ganun na nga. So, pero pwede pa rin actually. Yung gusto kong point na sabihin, maganda yan sa gobyerno kung matino yung mga namumunuan. Okay? Anong sabihin ng pastor? Kasi nga, yung pondo, automatic sa tao. Lahat tayo maglalagay dyan. Okay? Lahat tayo kukontribute. Tapos, loko-loko yung namumuno. Okay? So, ano mangyayari? So, pwede nilang ilagay yun nga. Narinig nyo lagi sa bulsa nila. Ibig sabihin, ninanakaw po yan. Paano ninanakaw yun? Pastor, hindi nalalaman. Mga ano po yan, magaling. Magnakaw. Maraming paraan para magnakaw. Okay? Kayo lang, example ko lang kayo. Kunwari, si Cedric. Cedric, bili ka ng bigas. Sige po, magkano? Magkano na ba bigas? Magkano na bigas ngayon? 40. Ha? 40, isang kilo. Kunwari, gano'n, para hold number. O, 40. O, Cedric, ito ang 50 pesos. Huwag naman, mga ano ba, 2 kilo, 100. Bumili ka doon ng ano, 2 kilo. Balik ni Cedric dito, magkano dapat na sukli? 20, di ba? Ay, tatay, nagtaas daw eh. Kailangan naman tingnan ko pa doon, kaya nga itinutusan kita, di ba? Ano na daw ngayon, 42 na daw. Kaya magkano ng sukli? 18, 16 na lang. Pero actually, hindi pala nagtaas. Ang nagtaas nga, kaso piso lang. So, saan mapupunta yung 2 piso? Sa kanya na, di ba? Itindihan nyo ba? Huwag nyong gagawin yun, ha? Hindi ko itinuturuan. Tinuturuan ko kayong manghuli ng loko-loko. Hindi kayong gumawa. So, ganun po kadali yan. Lalo yung mga yan, mayayama, matalino. May mga paraan para mang dugas. Bigyan ko yun ng example. Ito talaga yung pinakamalaking ano eh. Pasok naman dito yan. Okay lang. So, alam nyo, ginagawa talaga ng mga mambabatas paano numayaman. Okay, pinakamalaking dahilan. Again, huwag kayong maging mambabatas, ha? Oh, sa totoo lang, maging ano na lang kayo, magpaloko na lang kayo sa kanila. Maraming tukso kasi doon. Okay, ganito ginagawa nila. Example niyan, ngayon kasi parang wala na eh. Di ba yung drug test? Alam nyo ba, pag nakita nyo ba yung mga pila sa LTO? Gano'n karami yun? Araw-araw puno. Kasi ang daming sasakyan, every year magre-renew ka ng lisensya. Dati ang rule, dati wala yan, tapos nagkaroon ng pinasa yung batas, lahat ng magpaparenew ng lisensya kailangan may drug test. So ilan yun? Ang dami nun. So business po yan. Hindi lang pwedeng gawin ng gobyerno yan. So actually pwedeng gawin ng gobyerno dapat yun eh. Pero anyway. So kung ako congressman ako, ako magpapasa nun, uusapin ko yung mga kapwa ko congressman, may papasa natin tong batas na to, ha? Maganda naman, di ba? Para walang mag-drugs ng driver, di ba? Outwardly, maganda eh. Pero nag-usap-usap na kami, sige, by next year, pasado na yan. Eh, ngayon pa lang, bibili na ako ng mga gamit. Gagawa ko ng business kong sarili. Ng drug test, kahit anong LTO yan, malapit doon, sigurado, limpak-limpak na salapi ang kikitain nun. At biglaan, hindi nila alam yun. Yung ibang tao hindi mag-invest, hindi naman nila alam magkakaroon nun eh. Kami-kami lang nakakalam. Ang tawag dyan, insider trading. Okay? So, huwag niyong gagawin yun. Sa atin, actually, bawal yun. Sa kanila, hindi. Anyway, so nakita niyo lang paano silang nududugas. Pag wala na silang ano doon, eh, wala naman palang ano yan eh. Tigilan na yan. Lugi ngayon yung mga. Pero bago nila bitawan yun, bebenta na nila yun. Masana na sundan niyo yun. Ibig sabihin ko lang, ang pera, natural lang yan, ginagamit natin yan sa Old Testament, kung babasa nyo yun, lagi may kinalaman, pera, offering, ganun sila nun eh. Pag may project sila, offering. Walang masama doon kasi kumikita yung tao, may kailangan tayong gawin, contribute tayo, alam nga ng mga kulang. Diba? So, ganun yan. So, na-explain ko na po yung sa gobyerno, sa private, sa public, punta naman tayo ngayon sa church. Sa palagay nyo, paano tumatakbo ang church? Saan? Paano?
Kung yung mga public companies, pera. Private corporation, pera. Sa church, walang pera. Pwede ba yun? Hindi, kasi kahit sa Old Testament, may contribution sila, may contribution pera. Okay, naintindihan na. Alam nyo saan tayo pupunta. So, ang tanong na lang ngayon, ilan yung bibigay? Okay, yung iba kumukunta sa tithes. Pag sinabing tithes, 10% na sweldo, bibigay sa church. Okay? Yun ang standard sa mga churches, pero iba sinasabi, hindi dama yan. Kaya sa Bible, sa Old Testament, sa New Testament, re-nactis yun. So, dapat walang duda doon. Kung may duda ka doon, pag-usapan natin. Gusto, laki yata nun na 10%. Kung kumikita ako ng 10,000, 1,000 sa church agad, lugi yata. Eh, sa gobyerno nga, 25% na eh. Alam nyo ba yun? At nung unang panahon po, walang ganun. Walang income tax na tinatawag. Paano tumatakbo yung gobyerno? Meron namang ibang tax sa ibang bagay. Okay? So, meron pa rin pagkukuha ng gobyerno. Ay, nasagot doon. Anyway, balik tayo sa church. Kaya dito ngayon, makikita natin, ito po'y sulat lang ni Paul sa Corinthian Church. At natapos natin ibang mga in-address ni Paul, di ba? Last time, yung mga nag-aawa, yung mga karnal, yung tiniwalag nila, tapos na tayo doon. Pero nabanggit lang dito, of course, ibang usapan pera eh. So kaya sabi dito, moreover, brethren, we do it of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. So binanggit niya ngayon naman, naalala niya yung church, kasi may tuturo siya, magtuturo nga siya mag-giving. So ngayon, isa sa mga na-establish ng church, yung Macedonia. Macedonian Church. Okay, malaki yung Macedonia. Basta maraming church, kaya sabi niya, churches of Macedonia. So, una niyang naturoan magbigay. Kasi sabi niya ngayon dito, oh, okay. Eh, yung Corinthians, naandol niya sa area rin. Kung alam niya yung mapa, Greece, Macedonia yung mas malaki. And then, yung Corinthians, nandun mismo sa yung area na yun. Kaya, sila natuto magbigay, pwede ba kayo din? Ganun yun. Kasi, ano ba nangyari sa kanila? Kaya tinawag niya dyan. Actually, walang masabi nitong pera eh. Ininterpret lang natin at mamaya isa-isay natin lahat dyan. Kaya sabi dyan, we do you to with the grace of God. So yung giving, ang binigay niyang term dyan, grace. So alam niyo yung grace, di ba? Kung ligtas kayo, kayo yung naligtas sa pananampalataya, sa biyaya ng Diyos. Ibig sabihin ng grace, hindi mo karapat-dapat doon, pero binigay ka. Binigay sa'yo. Amen? Ang Panginoon, dapat sa impyerno tayo lahat. Ang pag-ibig ng Diyos, binigay ang kanyang bugtong na anak, siya'y namatay para sa'yo. Ngayon, pwede na tayo maligtas. Kaya tinanggap mo si Jesus, ligtas ka na. Ganun yun. Okay? Masalamat sa Panginoon, kasi kung hindi, impyerno tayo lahat. Kaya grace ang tawag doon, hindi mo deserve, pero binigay sa'yo. Tindihan nyo ng grace. Eh, ba't ngayon grace ang tawag sa pera? Kasi ganun din yun eh. Katulad nyong, madalas, katulad nyong, punta tayo ano yung sa church, no? Paano tumatakbo ang church? Una, mayroon tayong place of worship. Alam, may aircon pa tayo. Electric fan, mayroon tayong mga gamit. Siyempre, may tao. Paano tatakbo yun? Kung walang pera. Isipin nyo nga, hindi pwede. Eh, pastor, ikaw na lang. Eh, ako, kailangan ko rin kumain eh. Diba? So, bakit ganun? Kasi nga, biyaya na yung Diyos ang pagbibigay at tinuro din sa atin yun, ang una, ang Diyos ang nagbigay ng lahat. So, tayo, dapat matuto rin tayo. Okay? Salamat sa mga nagbigay, mga magulang natin, wala pa tayo, iuhugin pa tayo, wala pa tayong kakayanan na kumuha ng gatas at pagkain, may nagbigay. So, sa church ngayon, kailangan matuto tayo ng bagay patungkol sa Diyos. Sino kayo magbibigay? Gobyerno? Hindi pwede. Okay, again, kung nakuha nyo yung ating church history, alam nyo na rin yan. So ngayon, may nagbigay sa church, kaya merong tayong gawain dito sa Mateo. Kaya sa kanila, yung tinutukoy na grace dyan, bestowed by the church of Macedonia, isa yung mga taga-Macedonia, nagbigay. Paano yung nagbigay? Kasi pag mag-upisa ka ng mission, katulad nito, kailangan ng pera. Amen? Lalo yung iba, umuupa. Tayo nga, salamat, meron tayo nito. Kaso sa amin to eh. So, pero yun nga. Okay, malaki naman. Sige, gamitin natin. Pero yung maganda dito, no?
Ito po yung lagi na papasok dito sa chapter nito. Nagbigay ba yung mga taga-Macedonia kahit sobra-sobra na sila? Madalas ganun tayo, di ba? Sino nalilibre sa inyo? Nalilibre ka ba? Ba't ka nalilibre? Mayaman ka ba? Minsan kasi meron, di ba? Ay, biglang di ko in-expect, meron ako. Di, ang kaibigan ko naman to, libre ko, di ba? So, walang masama. Pero, saan ka ba nalilibre? Ano nalilibre mo? Kung ano man yan, candy, coke. Wala lang yun, hindi natin kailangan yun eh. Pero itong binibigay ng mga taga-Macedonia, importante. Kaya nga sabi dito, kahit sila po ay hindi mayaman, okay, sa babanggit din dito, tatlong bagay, no? How that in great trial of affliction, una, sila ay ina-afflict. Ibig sabihin niya na, for example, nung alam niyo na, yung pandemic, di ba? Yung ibang tao, ano nangyari? Nawala ng trabaho. So, hindi naman kailangan, pero in-afflict sila. Kasi walang pakialam sa alam ng tao. Ay, mawawala silang trabaho. Pag nag-lockdown tayo, bahala sila. Kawawa, di ba? Ito mga Kristiyano dati, ganun. Yung ginagawa sa kanila, bawal sila mag-worship. Kapag nakita mag-worship, yung iba sa kanila, makukulong, yung iba sa kanila, mapatay. Hindi naman lahat. Pero, sabi dito, pangalawang bagay, pero sila masaya. Okay, sabi dyan, abundance of their joy. Bakit sila nagbibigay? Kahit sila ina-afflict, sila ay masaya. Pero sabi, and their deep poverty, yun ang kalagayan nila, mahirap sila. At nila sila mahirap, mahirap na mahirap. Deep poverty nga eh. Abounded unto the riches of their liberality. Sinasabi kanina, kahit pa sila mahirap, umaapaw pag sinabing abound. No? Kaya nga magbibigay ka kasi, anong, ba't ka magbibigay? Umaapaw po eh, kasi mahirap eh. Umaapaw pa rin. Paano nangyari yun? Ganun ang pera, di ba? Namimili ka kung saan mo ibibigay. Tama ba? Nakaka-relate na? Simpleng mat lang yan. Kumita ka ng ganito o binigyan ka ng ganito, saan mo gagamit? Ikaw mamimili. Now, yung iba sa atin, medyo compulsive, ano, bayan nga, may nakita ka dyan sa kung saan man yan, lahat ng app natin ngayon, may commercial, no? Nakakasar na nga, ano saan na ako sa Lazada, eh. Bakla pa yung ano dun, di ba? Ito, na-LSS na ako dun, eh. Hindi ko nakakantahin. Pero, ikaw yung namimili, kung saan mo gagamit yung pera mo, tama? Kaya ngayon, kahit pala mahirap ka, pwede ka pa rin mag- bigay. Okay, yun yung mga kwento ko natin. Yung mga, lalo yung mga magulang, yung mga magulang nyo, minsan wala ng pera, nabilang ka pa ng bagong mask, di ba? Hindi, ganun. Sapatos, di ba? Kasi minsan maaawa sa'yo eh. Di ba? Doon din yung pangakailangan niya, pero minsan pag ganyan, kailangan. Nakakaawa yung mga kwento niya. Si Pastor kasi may kwento. Si Daddy rin, may kwento din dati yun eh. Kasi si Pastor, nakakaawa yung kwento niya. Kasi so, nag-graduate naman daw siya, tapos wala siyang apatos, wala siyang ganyan. Diba na? Pero bibilang ka pa rin ng magulang. Pero siya, hindi siya binilan eh. May nagbigay sa kanya. Pero mga magulang niya, gagapang yan. Amen? Kahit di na sila mag-inom-inom, di, mali naman talaga yun. Pero minsan, i-give up nila yung dapat nila i-give up. Amen? Ganun po yun. Kaya sila, alam nila, importante magkaroon din ng church doon. Kaya nagbibigay sila. Amen? Pag sinabing liberal, talagang, ha? May pera ka pa ba? Ba't ka magbibigay ng ganyan? Amen? Kaya sabi dito, for to their power, nakita ko, I bear record, kasi kilala ni Paul itong mga to. Ito, kilala ko ito, itong business, ito, trabaho nito. Ito, yan, kilala ni Paul yan eh. Parang tayo dito, magkakilala, di ba? Kaya sabi dyan, I bear record, nakita ko, at alam ko, sabi dyan, and beyond their power, they were willing of themselves. Kahit sila yung mahirap magbibigay. Kasi nga, importante yung gawain eh. At inutos din niya sa Old Testament, sa New Testament. Kaya sabi dyan, praying us, ano yung praying us? Pag sinabing pray lang sa Bible, nakikiusap, di ba? Pag sa Diyos tayo nagpa-pray, ngayon dito, nagpa-pray si mga Macedonian Church. Sabi ni Paul, sige na, tanggapin mo na ito, Paul. Huwag ka na maawa sa amin. Alam mo na mahirap kami. Pero gusto ko, makatulong kami doon sa Korea. May galit talaga dito. Kailangan ng palitan to eh. Hello, yan. Hindi ako galit ha. Naglolo ko yan. Sabi niya, Paul, please. Alam mo mahirap kami. Kasi
huwag na kayong magbigay masyado, hindi, pwede ba tanggapin mo to? Sinong ganun dito? O wala? Then, isang ganyan yung mga, saan ba? Na Kuya Jun. O diba, sina Kuya? Ano po? Nagbibigay pa last Sunday, diba? Alam nyo yung kalagayan nila, diba? Kaya nga minsan, gusto namin, sila yung binibigyan. Pero kasi pag hindi sila natuto rin nun, wala din mangyayari. Amen? So tama yung ganun yung attitude talaga ng mga tao dapat. Kaya pag nag-soul winning tayo, di ba? Minsan, walang ka, wala naman silang alam na may bisita sila bigla, papakainin tayo. Bili ka ng ganyan. Eh sabi kasi sa Bible, huwag mong tatanggihan yun. Eh tayo, may pagkain naman tayo, di ba? Taba-taba ako na nga, pero hindi tinatanggihan yun. So bakit gusto ng mga tao minsan magbigay ng kusa? Kasi alam nila, gusto nila magbigay. Para sa ikabubuti ng binibigyan nila. So, ganun din po yan. Kaya, please, alam ko, kailangan nyo, Paul, ng pondo dyan. Lalo sa panahon nila, travel. Pera ng pera yon, parang tayo sa halala, di ba? At totoo lang, kung kailan naman tumaas ang gas, di ba? Buti nga, bumaba ng konti, di ba? Aniwala ka dun, kala nyo, ganyan lang tayo dun. Ang sarap naman pumunta dun. Bawat punta natin dun. Pondo po yun. Alam nyo, pag mapagas tayo, di ba? Eh kung kinain na lang natin yung 1,000. Kaya, yun po. Kasi naiintindihan nila, kailangan ng mission ng pondo. Paul, pakitanggap mo na to. Kaya sabi dyan, no? With much entreaty that we would receive the gift. Again, di sinabing pera, pero obvious yung pera yan. And take upon, ito yung maganda dito eh. And take upon us the fellowship of the ministering to the saints. Ano yung sabihin nun? Sa Tagalog, kasi ganito yan. Kaya yung mga illustration din, pag nagpatayo tayo, ng church, for example. O, sagot ko na yung pastor, yung ano, yung isang haligi dyan, sagot ko na yan. Ano yung sabihin nun? Ha? Kunwari, yung simento, magkano yung simento ngayon? Parang 200. Ang hollow blocks, mura lang naman yung kaso, marami. Kung aabuti ng isang ganyan 5,000, ibig sabihin 5,000 bibigay ko para doon. Intindihan niyo ba? Contribution. Kaya sabi dito fellowship of the ministering. Ibig sabihin kayo lang gagastos, dapat ako rin. Ibig sabihin kasama ako diyan, yun ang fellowship, di ba? Pag tayo nag-fellowship, do yan, kainan tayo, di ba, madalas. Iba kain lang ng kain. Pero iba dyan, nagluluto. Iba dyan, gumagastos. Kaya nga si Kuya Jun yun, alam niya kasi kumakain naman tayo dito, ba't di ako mag-contribute? Nakukuha niyo ba mga bata? Kahit bata pa kayo, maganda maintindihan niyo yan. Kasi ito po ay attitude ng isang taong na maayos sa Panginoon din. Tsaka sa tao. Kaya sabi dyan, sige, tanggapin niyo na itong pera namin para kasama tayo. Kasi ang ginagawa niyo doon, nagmi-minister kayo doon. Gusto ko kasama ako dyan. Amen? So, ganun po ang pagbibigay na maayos, ha? Hindi yung napilitan, hindi yung, sponsor ko na yan, lagay mo yung pangalan ko dyan, ha? Baliktad nga sa Bible, eh. Totoo lang. Anyway, and this they did not as we hope, but first gave their own selves to the Lord as unto us by the will of God. So, paano nila nagawa yun, pastor? Yung tanong. Yan, sinabi sa atin, hindi mo kailangan magtanong. Paano nagawa? Mahirap ka na, magbibigay ka pa ng pera, paano nangyari yun? Ito yung ginawa daw nila. Una, binigay nila yung sarili nila sa Diyos. Ano yung sabihin? Isabihin, Lord, mahirap ako. Di ko alam kung next year may kakainin pa ako. Pero Lord, di ba, alam mo na, anak mo ko, di mo pabayaan, di ba? Yun yung sabihin nun. At kung ano mang gagawin ko, ang mangyari sa akin, Lord, ikaw ang bahala. Amen? Yun. Binigay ko, yung sabihin, Lord, ikaw bahala sa akin eh. Yung mga taong maraming security sa buhay, walang magawa. Naintindihan niyo ba yun? Napansin niyo ba yung mga tao? Ay, takot akong ganyan, baka ganyan eh. Ay, takot, wag natin gawin yan, magasas. Ay, wag natin gawin yan, baka ano tayo. Ano gagawin natin? Wala. Ay, wag na. Yan ang ayoko mangyari, wala akong gagawin. So kaya ngayon, sa lahat ng gagawin natin, kailangan magtiwala ka sa Diyos. At kahit mahirap, ang Diyos naman ang bahala naman sa iyo. Naintindihan niyo ba yun? So, plain words. Sana naintindihan niyo yan. So, in so much that we desire Titus that as he had begun, so would he also finish you the same grace also. So, ganito po kasi si Titus, the giver din.
At hindi lang siya pastol, hindi lang siya giver, talagang ano pa siya, para siyang messenger, mamaya sabihin eh. Alam niyo may messenger? May mga tatay niyo, messenger. Alam niyo yung messenger? Sa madaling sabi, ano lang yung utosan. Hindi masama yun, ha? Kung talaga, tabaho yun eh. Sabi, may mga messenger kami dati, may mga maliit kaming company. Oh, padala mo na yung kay kuya, ganyan. Kahit ano yun, sa gobyerno, bibili ng ganyan. Siya yung runner, ibig sabihin. So, ganun, parang ganun si Tito. Siguro, hindi pa siya pastor nito. Hindi pa siya full-time. So, kaya sinasabi dito, si Titus nagbibigay din. Alam niya, inumpisahan niya yan. So, sabi dito, so, he would also finish in you the same grace also. Ibig sabihin, siya nagbigay, as kayo gusto niyo magbigay, sige, puntahan kayo dyan para kunin yung inyong contribution. Ganun yung sabihin nun. Kaya sabi niya, therefore, as he abound in everything, okay, so, inaano niya na ngayon yung mga, balik tayo sa Corinthians, okay? Kinuwento ko yung mga ginawa sa Macedonia. O, ito na ngayon, sa Corinthian Church na tawag ito, ha? So, ngayon, kayo naman, di ba? So, ini-encourage na kayo ngayon, o, may pera din kayo, di ba? Kahit na paano, mahirap ako, pastor, pero meron kayo. Okay? Kaya sabi dito, in faith, in utterance, syempre, sa bibig nyo dapat, maayos kayo. Isa sa mga nakasira sa church, yung mga hindi maayos ang bibig. Andahan nyo yan. Tayo dito, isa-isa natin, dinidisciple yung mga tao, tas ikaw dyan, hindi ka nag-isip. May kung ano man kayabangan niya, may nabalitaan niya ako kailan lang. Iba, mga bata naman eh. Paingatan niyo yung salita niyo. Amen? Huwag kayo magsasalita ng against sa katotohanan ng salita ng Diyos. Tsaka sa mga kapatid. Okay? Kasi nakakasira yun. Ilang taon natin nilagayan tapos isirain mo lang. Kaya sabi dito, isa sa mga example bukod sa giver si Titus, tsaka yung inaano niyo yung mga taga-Corinthians, dapat sa pananampalataya, sa lumalabas sa inyong bibig, sa knowledge, isa sa mga nakakatisod sa mga kapatid, hindi lumalago. Kaya yan, si, yun, ang kwento ni, ano eh. Ayun, masay, si Brian. Ganun yun eh. Sabi niya, gusto ko lumago, parang yung mga tao dito, hindi yun eh. Tsaka yung pastor, okay, hindi ko na ano, pero, nakakatisod din yun, kaya dapat in knowledge, example ka. And in all diligence, masipag. Nabanggit ko rin, pagbibigay, pwede mong ibigay yung bayigi masipag mo rin. Pastor, wala akong trabaho pa eh. Eh dito, sabi nga sa inyo, pwede tayo maglinis, sahalala, salamat iba, nagpapala. Diba? Kasi nakita nyo siguro, hindi ko naman kayang gawin lahat yun, diba? So, mayroon tayong maayos na gawain doon. So, binigay mo yung kasipagan mo, in your love to us, see that you abound in this grace also. So nakita niya, yung ano nga ni Titus, example ni Titus sa Macedonia, sinasabi lang sa mga taga-Corinthians ngayon, gayahin natin, gawin din natin. Amen? Amen? Amen. Yan, yung tinuturo ko sa inyo ngayon. Kasi ngayon, hindi ito ang unang church. Okay? Bago magkaroon ng Discerning Word Baptist Church, marami pa yan. Ganun din ang ginawa nila, kaya meron tayo ngayon dito, na-train kami doon, dekada ako na-train doon eh. Ay, salamat eh, pastor tayo. Sa palagi mo saan ako nagaling? Ang kabuti. Uy, umulan, tapos nagkaroon na ng pastor. So, hindi ganun. So, kaya ngayon, ganun din kayo ngayon, tinutulungan kayo ngayon, ginagastosan natin yan lahat. Lahat po yan para sa gawain ng Diyos. Amen? Yan. So, tuloy natin, I speak not by command, but by occasion of the forwardness of others to prove the sincerity of your love. So, nabanggit na yung proof of sincerity of your love this verse 8, mamaya, sabihin ulit yan. So, ano ulit yung sabihin nun? Parang nagpapaligoy siya dito, pero actually, gumukuha lang siya ng pondo eh. Ganun lang yan eh. Okay, sabi niya, hindi ko pinipilit. Okay? Pero, ano yung occasion of forwardness of others? Eh, nakita niyo naman yung taga-Macedonia eh. Diba? Kung sila nagbibigay at masaya, kahit mahirap sila, gawin nyo rin. Pwede ba? Parang ganun. Basta wala nga akong pera, marami kang pwede magawa. Amen? At ang sabi doon, to prove the sincerity of your love. Kasi ganito po, minsan, sabi nga, ito sa soul winning ko, lagi ko ginagamit ito, napansin nyo ba? So, pag nasa Romans 5:8 na ako, sabihin ko dyan, mahal ka ba ng Diyos? So, parang makarelate siya. Tsaka para ma-introduce natin, mahal ako ng Diyos, kaya namatay si Kristo para sa akin. Kaya natanongin ko siya, anong binigay sa'yo ng Diyos? O, di mag-ano na yan, marami binigay sa akin. Kahit mahirap yan, marami pa rin binigay ng Diyos. So, kaya binigay sa'yo ng Diyos na mahal ka niya. Kaso, sabi doon sa Romans 5:8 niya, ano yun? Dito pinakita o binida ng Panginoon ng kanyang pag-ibig tungo sa atin nung tayo makasalanan pa si Kristo, namatay para sa atin. So, anong binigay ng Diyos sa atin? Bukod sa sanlibutan, binigay niya hangin,
Kasi impyerno tayo pag namatay tayo. Anong binigay niya? Yung bugtong niyang anak. Minakamamahal niyang anak. So minsan, nakuwento ko pa dyan yung aking Stephen dati. Alam niyo ba yung Stephen? Kaya nag-isawa ni Stephen eh. Nung yung bata pa, siyempre, unang anak namin, bibili pa kami nung sa Kulambo, eh, ano na nga yung pondo namin, nagbibilang na kami. Gatas pa lang, eh, yung Kulambo, magkano ba yun? Eh, kailangan kasi, kakagatin ng lamok yung anak ko. Mahal na mahal mo, di ba? Hindi mo yung papasaktan sa lamok at sa kung sino. Eh, tapos si Jesus, hinayaan ng Diyos dito, ginulpe. Paano nangyari yun? Bakit hinayaan ng Diyos Ama yun? Kasi mahal niya tayo. Yun ang kailangan para maligtas tayo. Hinayaan niya, kaya pagpapakita yun ang talagang pag-ibig ng Diyos. Nasaan libutan? Naintindihan? O, balik tayo sa pera ngayon. O. Kung mahal mo talaga yung gawain, kailangan ng pera, bahala na kayo dyan. Ganun ba yun? Hindi. Kaya sabi dyan, patunayan nyo na mahal nyo yung gawain. May kailangan tayo dito, meron ka naman, no? Hindi mo kailangan bigay lahat, eh. Mamaya sabihin din yun, eh. Hindi mo sinasabi siya, bigay mo lahat, bigay ka lang, contribute, amen? Kaya sabi, for you know the great, so in example niya si Jesus, kasi lagi naman si Jesus talaga ang example sa atin. So anong ginawa ni Jesus? Nabanggit ko na, namatay siya para sa atin, siya'y mayaman, siya'y naging mahirap para sa atin. Okay, kaya ngayon, pag tagalangit ka, mayaman ka na. Amen? Kaya hindi ka dati yung secure, kahit kung alam mo, naintindihan mo, tagalangit ka na. Cedric, siguraduhin mo yan. Pag mayaman ka na, hindi ka na ikaw yung, ay, ninakawan tayo ni Duterte, patayin kaya natin yun. Hindi, nagawin mo na lang yung kalooban ng Diyos. Para silang nakawan, sige, nakawan mo lang kami. Sige pa, langit ka nga eh. Diba? Hindi sinabing gano'n si Duterte, ha? Okay, masabi dyan, kaya herein I advise, give my advice for this expedient to you. So, kasi pag nagbigay raw kayo, nakakabuti yun yung sabi ng expedient. Ito ang nakakabuti sa inyo, nabanggit ko yan lagi. Pag pinag-usapan natin yung mga mayaman, huwag kayong maingit dyan. Pag mayaman niya, walang magawa sa pera, tapos sila, may mahirapan sila sa buhay. Kasi lalo silang mahirap maligtas, ang ordinary sa Bible. Nahirap maligtas yung mga mayaman. Kaya sabi dito, mas nakakabuti itong advice ko sa inyo, magbigay kayo, sabi dito, who have begun before not only to do but also to be forward a year ago. So, ibig sabihin, marunong na sila magbigay. So, parang ngayon lang, pinapalo up sila at huwag silang ma-discourage na huminto. Okay, yun lang yun. Now, therefore, perform the doing of it. So, gawin nyo na. That as there was a readiness to will, ibig sabihin, gusto mo, so there may be performance also out of that which you have. Okay, sabihin, ganito yan. Kaya yung ibang may mga pledge pa yung iba eh. Sige, may project tayo. Ito yung kailangan natin gawin. O, gawin nyo na. Hindi lang yung gusto mo, gawin mo na rin. Okay? Yun ang sabihin nun. For if there be first a willing mind. So yun pala yung ano dapat. Una, dapat gusto mo. Eh, paano nga kung di ko gusto? Kaya nga, tinuturoan ni Paul eh. Ganun din kayo. Basta wala pa akong pera, may pwede kang gawin. Amen? At least in sa future, inahanda mo na yun. Kaya nga tinuturo sa inyo lahat dito, tagalangit na pala ako, magloko na lang kaya. Hindi pa rin. Kasi pag nagloko ka, hindi ka magiging maayos na example, makakagulo ka sa church. So, plus, madalas sa hindi, yung mga maayos na tao, sila yung nagkakaroon. Amen? Handa niya, mga bata. Kaya dapat willing ka muna. Ito, sinasabi ko kanina, it is accepted according to that a man hath. So, ang hinihingi sa'yo, hindi yung wala ka. Kung ano lang meron ka. So, hindi pa rin sobra, di ba? Hindi ka lang bisan yun na magbigay ka sa church. Kasi ang hinahanap lang sa'yo, meron ka. Okay? Kung wala, di wala. For I mean not that other men be eased and give a burden. Ganun to yun. Bakit pala, bakit yung iba gusto magbigay ng malaki? Bakit? Kasi yung iba, wala eh. So, ang gagawin lang nila, sila na yung maghuhukay, kung ano man yan. Sila yung gagawa ng ano. Yun yung contribution nila. Pero yung iba naman, ay pambira sa abas-obla kabad ah. Mga si Bad, naging milyonaryo. Ano ko na yan, tawag dito. Paringgang ko na yan, Bad! Mamatay ka na dyan sa ano. Kasi iba, ganun eh.
Nakita mo yung klase ng buhay nila, wala nang ginawa sa pera, papatayo na ng malaki, hindi kailangan, panibago sa sakin na naman kasi walang paggastosan. Eh kung ikaw yung pastor, nakikita mo, hindi makakabuti sa iyo yan. Kasi yung anak mo, papasok mo sa school, napakamahal, tuturuan naman ng abulastugan doon, mga Catholic Church, ang mamahal doon. Bakit pinapasok nila doon? Eh kasi parang kapitalismo nga yan, pag nanggaling ka doon, pero compromise ka lang, baptist ka. Kaya ngayon, nasabi niya dito, yung iba naman masyadong magagaangan, okay, lahat ng member, ganito lang ibibigay, hindi dapat, percentage dapat, kaya nga tithes. Kahit mayaman ka, hindi naman kukunin sa'yo lahat, pero malaki rin yun pag 10% ng malaki, di ba? Kaya hindi ka magagaanan, hindi ka rin mabibigatan yung iba. Yan yung sabi dito. Kaya equality, hindi lang sinabi yung tithes dito, pero kasi alam na nila yun eh. Nung panahon nila, ang giving talaga 10%. At least, okay? But by an equality that now at this time your abundance may be a supply for their want, that their abundance may also apply to your want, that there may be equality. Nagtindihan niyo ba yun? Ngayon, kung may mga taga-Corinthians, kung may pera kayo, sila, meron silang bigas, for example. Di ba? Wala sila yung pwede mag-label. Kung magbigay kayo, para sila naman, wala silang ganyan, pero meron silang ibang may co-contribute. So ano nangyari? Di nagkaroon ng equality. Naintindihan ba yun? Hindi yan. Ganun kasimple ito eh. Actually, ito nga yung ginagaya ng mga gobyerno, even private institution, Bible po ginagaya nila, maniwala kasi hindi. Hindi lang nila sasabihin ganun. Minsan, hindi nila alam. Magaling pa sa Bible yung prinsipyo na yun, pero still, yung pa rin yung prinsipyo. Andahan nyo po yan. Yan, so, equality. As it is written, he that gathered much had nothing over, and he that gathered little had no lack. So ito po yung sinulat nung nalala ninyo si Moses, sinabi niya yung ano, mag-gather kayo ng haba pa. Ng ano yung lalaglag? Mana. Sabi niya, hindi mo ubus siya, huwag niyong ubusin. Kung ano na yung kaya nyo, kung ilang kayo sa pamilya, yun lang ang kunin nyo. Eh ba, nagmarami. Hindi naman naubos. So kaya nangyari doon, parang may miracle, napansin nila, kahit gaano karami yung kunin natin, sapat lang. Pag konti lang yung nakuha natin, sapat lang. Yun yung sinasabi dito, na kinote niya dito na ganun pala yung prinsipyo ng Diyos. Kasi nga, yung iba sa atin, yayaman, magkakasakit ka naman. Yung iba, wala namang sakit, mahirap naman. Hindi pa, patas lang, di ba? So hindi natin matatapos. Hindi, sige, tapusin natin. Kaya sabi dyan, but thanks be to God which put the same earnest care into the heart of Titus for you. So sinabi lang niya na si Titus yung magutuos, yung magbigay at makongolekta. So praise the Lord, parang sinasabi niya ganun. For indeed he accepted the exhortation. So yun nga, paano daw natutong magbigay si Titus bukod ng pera saka ng kanyang service? Ano yung exhortation? Ito ginagawa natin ngayon, inag-aaralan natin at saka sina-challenge tayo. So sa church, ganun po. Ang problema sa iba, kaya gusto nila sa ganyan church kasi alam nila anong bigayan dyan. Diba? Nanabanggit sa inyo, mga pare. Ba't gusto magpare yung iba? Bawat sa ibang dahilan pa. Eh, ganun ang usapan agad dun eh. May kilala nga kami. Ganun, CCF naman. Ay, huwag na CCF. Ganyan ang bigayan dyan. Eh, yung mga... nga, si ano, ay, mukhang ganda yun ah. Mukhang di ako yayaman, di ako magaling sa ibang bagay. Pastor na lang ako sa CCF. O magpari na lang ako. Pag ganun ang usapan, hindi na applicable sa ito. Naintindihan niyo ba yun? Kaya ganyan ang ating kaya nating method dito sa Baptist. Yung mga magbibigay, tinuruang magbigay. Tinuruang trinain sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hindi yung ay okay yan. Napunta ka pa kasigasig nito. Yung pala nasa utak, di ba? Kaya nga iba, ganun din sa gawa ng church. Ganun yan eh. Tsaka piniplis yung tao. Makakita kayo ng ganun, pastor. Hindi, pastor, okay lang ako. Ba't kaya bait-bait sa akin ito? May pera ka kasi. Oo. Oh, eh iba, ganun din ang gusto. Magsama-sama sila doon. Sa atin, hindi ganun. Matututo kang magbigay. Bukod sa tumatalino ka sa church, tumatalino ka, nagkakaroon ng direksyon ng buhay mo. Tapos ituturuan ka kung paano magkapera. Ngayon, matututo ka rin magbigay. Makes sense, di ba?
So ngayon, doon na pupuntuhan ngayon yung church. Ganun po yun. Okay, ganun lang yung sasabihin dyan. E sabi dyan, we have sent him and the brothers, so may kasama pa siyang iba, whose praise in the gospel throughout all the churches. So, another thing about this giving, hindi basta-basta yan dapat kani-kanino. Kasi ano unang iisipin nyo? Nabibigay ako kay Titus, eh baka magmerienda lang yan kung saan, di ba? Di ba? Kasi layo nun, di na lang kung saan nagpunta si Titus eh. Tsaka yung sino man sing isa dyan. So, dapat pala yung mga ungolekta, yung mga pagkakatiwalaan sa pera, ano? Ang sabi dyan, whose praise is in the gospel? Ibig sabihin, kilala to. Hindi ito magnanakaw, hindi ito yung social-social. Hindi ito yung papasok sa networking yung pera ko or something. O kaya sa stock market, di ba? Naintindihan niyo ba yun? So, patas agin ng Diyos eh. Kasi magbibigyan, doon yung pera ni Titus, okay lang kasi hindi naman siya yung tipong gagastusin yung usahan sa ala. Naintindihan na? Yan. Kaya, yun ang another principle, yes, nagkokolekta ang church din, pero ang pinagkakatiwalaan sa ganyang gawain is kapagkatiwalaan. So, gusto niyo yung pagkatiwalaan ng Diyos ngayon? Pagkatiwalaan kayo sa malilit na bagay. Amen? Pag may nabalitaan ako dito, ito, magnanakaw ito eh. May konting bagay lang, pinag... Di ba? For example, yung gitara. Ano natin? Yung ganda ng gitara. Gusto ko ako lagi. Hiniram ko, sinira ako, tapos, hindi naman sa akin yan eh. Hindi magandang ugali yun. Amen? O kaya, yun, pinabili ka ng bigas, naiwan ka sa JJX, kunwari, ay, ganyan po ang presyo yan, hindi naman pala. Lalo kang hindi pagkakatiwala ng Diyos sa malaking bagay. Amen? Tapusin na natin ito, ha? Kaya sabi dyan, and not that only, but who was also chosen, si ano pa rin yan, yung kapatid kanina, of the churches. So, sabihin, pinagkatiwalaan siya, kilala talaga siya. To travel with us with this grace, which is administered by us unto the glory of the same Lord in declaration of a ready mind. Sabihin nun, pinag-isipan namin yan. Hindi yan basta-basta nag... Sino bang pagkakatiwalaan? Again, sa gobyerno, napansinin nyo, sino yung mga nagtitiwal-tiwaldas dyan? Di ba, mga loko-loko rin, ganun yan eh. Kung loko-loko yung leader, loko-loko yung ano, loko-loko rin yun. Kasi dun sila nagkakausap, oh, pera-pera to ha. Yung kabaliktaran, totoo din. Sino yung mga lingkod talaga ng Diyos na pagkakatiwalaan at magtitiwala sa anong klase yung pagkakatiwalaan niya? Kaya sinasabi ni, ano dito, ni Paul, administered by Spirit, ginagawa natin to the glory of the same Lord. Kaya ibig sabihin, huwag kayong, baka naman kung saan sa mapunta yung pera kong yan eh. Diba? Yan ang isipin natin, normal yan. Ako, ganun din ako dati kasi nga, nag-iisip ako eh. Pero, pag napatunayan mong maayos yung mga tao na yan, sige, ito pa oh. Hindi ka na mag-atubali. Amen? Sana natuto kayo. And the ready mind, ibig sabihin, naintindihan na ginagawa nila. Providing for honest things. Yun na nga. O, yan na. O. Walang nakaw dyan. Not only in the sight of the Lord, but also in the sight of man. So, ngayon naman, hindi ko masaya magandang gagawa. Yung ibang mga talagang elaborate churches, andyan lahat ng resibo, pero nakakaano minsan din yan eh. Lahat ng resibo, pero yung mga sponsor natin sa abroad, yun ang binibigay ko yun kasi kahit paano, makita nila. Pero pag ano, wala na yan, di ba, napag-aralan natin yan? Sa ano ba yun? Sa kina Josiah, kina Hezekiah, kung naalala nyo yun. Nag-collecta sila dun, magkano na nga ba ito? Wala na. Bilang-bilang, dami. Tsaka nagtiwala yung mga tao sa kanila. Yun ang maganda. Pero kung hindi ganun ang tema ano natin, okay lang din na maghanap ng resibo. Anyway, we have sent with them our brother whom of over times proved diligent. Ayun na naman, di ba? Napatunayan na natin masipag yan at may confidence. So, yun yung last week natin. May confidence. And then, whether any do inquire of Titus, ito na, isasabi ko. Baka may nagtatanong sino ba yung Titus na yan? Baka naman waldas yan. Okay, sabi niya, he is my partner and fellow helper concerning you. Ibig sabihin, sinacertify ni Paul si Titus, hindi kayo lulukawin yan, hindi kayo nakakaw yan. Amen? Kasama ko yan eh. At siya yung pinagkakatiwalaan sa mga bagay na patungkol sa church. Yung sinasabi niya. And our brethren, or our brethren be inquired of, they are the messengers of the churches and the glory of Christ. Okay, so kanina, bukod si Titus, yung mga basta, sinabihan ni Paul yan, okay yan. Bigay niyo yung ano dyan, contribution.
Eh, baka naman ano eh. Ikaw na lang, Paul. Eh, busy si Paul eh. Amen. Hindi niyo ba yun? So, minsan, yung mga pagkakatiwalaan, ayun, pagkatiwalaan nyo rin. Kasi pinagkakatiwalaan nyo isa, pag sinabi yung pagkatiwalaan nyo to, pagkatiwalaan nyo. Amen? Yung last time, sinabi ko sa inyo, pag si Badang nag-preach dito, makinig! Hindi yung, eh, si Bad lang yan. Last! Kaya sabi dyan, wherefore show ye to them, and before the churches, the proof of your love, and of our boasting on your behalf. So again, yun na nga yun, magtiwala kayo, padala nyo kayong dapat yung padala. Ano sabi pastor nung boasting of on your behalf? Ibig sabihin yan, sinasabi ko nga sa mga churches, maayos yung mga taga-Corinthians eh. Patunayan nyo na. Yung lahat sabihin dun. Okay, tapos. Sakto lang tayo. Amen? Amen. Bibigay ba kayo? Yung tama lang, isa-isa inyo. Eh, pastor, mawawala lang akong ganyan eh. Alam mo, hindi kita pupunta sa bahay nyo. Hindi kita patanong ngayon magkano sweldo nyo. Ito yung resibo ha. Ito yung binigay mo ngayon, payslip. Walang ganun. Ay, alam ko, si ano, nagkaroon ng blessing yan, binigyan niya ng ano man yan. Binigyan ng tito niya, tita niya. Ba't hindi nagbigay? Hindi kita gaganun, hindi kita. Wala, hindi ako tirisado dyan. Kasi in the first place, ganun tayo, nag-umpisa tayo dito, wala nga, di ba? So, tiwala lang kung anong meron. So, sana, pag nagkaroon kayo ng pagkakataon talaga, nasa Bible naman yan, ginawa nila dati yan, may nakikita pang masama, eh, tingnan mo rin, magtanong tayo, mag-usap tayo, kung anong masama dyan. Kasi ka, hindi ka rin pinipilitin, so, anong masama dun? Ikaw ang magdi-decide. Kung natutunan mo yung dapat mong matutunan, gawin mo na, i-apply mo na yung natunan mo. Ganun kasimple yun. Amen? Sana natunan yun. Eh, basta paano yan? Eh, ngayon, wala akong trabaho. Katamihan sa mga, wala trabaho, diba? Yun nga, may ibang nagbigay. So, kaya, ang may picture natin dyan, pag laki-laki nyo, milyonary na kayo, kunwari, sana, alam nyo na. Amen? Sabi ni Cedric, naku, mga bata yung napasok, hindi. Ganyan din ako dati. So, ikaw naman magpapasya. Amen? Basahin mo yung Bible. May Bible ka ba? Nabigyan ka ba ng Bible? Hindi. Ayan, mamaya kuha ka ng lima dun. Let's pray. Lord, maraming salamat. Nakita namin. Natapos namin chapter about giving, Panginoon. At given na term, Panginoon, na talaga napakalinaw. Laking mo pupuntahan, kundi mag-decide lang kami ng tama. At na-cover namin lahat, pati Panginoon yung dahilan, bakit meron ito, lahat ng organization even, ay meron ganitong involved, bata nagkakatalo lang po Panginoon kung ano yung importante sa amin talaga, kung gaano kami nahanda, natuto, or hindi natuto. So I pray, natindihan namin, ang party namin dito Lord, even na iba po Lord, hindi wala pang trabaho ngayon, bata napipicture na nila sa kanilang utak Panginoon, lahat pala ng bagay, may nagbigay. Kayo una, and then ibang taong nagmamahal sa inyo. So, I pray. Maintindihan namin to Lord. Maging participant din kami sa fellowship na ganito, Panginoon. Hindi lang kami yung kumakain, for example. Next time, Panginoon, kami na rin po yung magastos para magkain. At napakaraming bagay pa, Panginoon. So, kayo pong magpalago ng aming natutunan ngayong hapon. Ito pong malulating. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.